Bilang isang bansang mayaman ng kultura, mainam na ito ang maging pundasyon ng ating edukasyon. Mahalaga rin na maging bahagi ang kultura ng ating edukasyon upang mas lumawak ang ating kaalaman, kamalayan at pagpapahalaga dito. Kaya sa bahaging ito ng Sining Aral, ating pag-uusapan ang iba't ibang cultural educational programs para sa ating mga kapadayon. At upang bahaginan tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa Philippine Cultural Education Program, sasamahan tayo ngayon ng direktor nito. Mga kapadayon, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo si Dr. Joseph Sunny Cristobal. Sir Sunny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat at padayon, mga kababayan. Sir Sunny, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga manonood kung ano ba ang Philippine Cultural Education Program at ano po ang pangunahing layunin nito? Ang Philippine Cultural Education Program ay isang flagship program ng National Commission for Culture and the Arts na naglalayong magsagawa ng isang pambansang edukasyong pangkultura o yung tinatawag nating Philippine Cultural Education na nabibilangan o kinasasangkutan ng buong bansa. Nalikha ito nang lumabas ang RA 9155 o yung Governance of Basic Education. Yung mula sa DECS ay naging DepEd ito at nalipat sa pamamahala ng NCCA ang mga cultural agencies tulad ng KWF, National Museum, National Library, National Archives. Priority ng DepEd ang pagkakaroon ng universal knowledge sa kanilang edukasyon. Kaya naman napag-iwanan yung culture-based education. At mula doon ay nakita din sa pagpaplano ng NCCA na malaki ang kakulangan ng bansa sa edukasyong kultural. Kulang sila ng training ng culture-based education at kulang din sila ng training sa culture-based governance para ma-integrate ang culture competencies at outcomes sa lahat ng model ng education deliveries. Dr. Cristobal, ano po yung culture-based education? Paano po i-describe yun? Okay, pag sinabi natin culture-based education ay isa itong approach sa pagtuturo. Ibig sabihin, ang pinakamadaling intindihin dito ay pag-i-integrate doon sa mga universal knowledge ng local culture. So, napag-alaman sa mga studies na mas effective ang bata kung ang instruction ay nasa wika niya. Kaya naging malaganap yung mother tongue base. Kinakailangang maunawaan ng Pilipino sa kanyang sariling perspective yung isang universal knowledge. Kinakailangan para matuto ang bata sa isang universal knowledge, kinakailangang nararamdaman niya ito, nakikita niya ito, naaamoy niya ito mula doon sa kanyang kapaligiran. Kaya sinasabi nating Western ng ating education kasi karamihan ng published books na binabasa sa maraming disiplina ay likha sa West o sa ibang bansa. Kaya ang natututunan ng bata ay yung kultura ng West. Ano ang dapat na reference natin? Ang reference natin dapat, halimbawa, kung ikaw ay nasa Malolos, sukatin mo ang simboryo ng Baraswain dahil ang Baraswain ay isang historical site. So bakit mo aaralin ang height ng Eiffel Tower hindi ka naman nakakapunta ron? Ang bata, anytime, meron ka lang 7 pesos, makakarating ka sa Baraswain at pwede mong sukatin ang simboryo ng Baraswain. Lalo mong mapagyayaman ang kultura mo kung doon mismo wika mo ang gagamitin mo pa sa pag-aaral. Tama. Napakalaki ng kampanya ng PCEP, Sir Sunny. Ano po ang mga programa ng PCEP na ino-offer sa ating mga kababayan? Maaari po ba ninyong isa-isahin ngayon? Unang-una, meron tayong tatlong programs, yung tinatawag nating formal, informal, at non-formal education. Pag sinabi nating formal, ito yung system and delivery process na defined. Usually, dinidefine ito ng ating batas, ng ating mga policy.
So ito yung mga programs natin na may TOR, may transcript of record pagkatapos mong mag-aral. So ang mga programs natin under the formal education ay yung GDCE, yung Graduate Diploma in Cultural Education, Graduate Diploma in Teaching the Arts, meron din tayong MA in Arts Management, meron din tayong PhD, Philosophy in Cultural Education. Sa informal education naman, meron tayong mga sector na pinagsisilbihan dahil ang informal training, ang informal education ay ang category natin dito ay training outside the formal system. Meron tayong training para sa mga PCEP faculty kasi binubuo natin yung strong core ng PCEP para magkaroon tayo ng isang ng mahuhusay na guro. So meron tayong retooling of PCEP faculty. Meron din tayo sa informal yung tinatawag nating K-GUMA o yung konferensya ng mga gurong mag-aaral. So ito mga student teachers na hindi pa siya ganap na guro, binibigyan na natin sila ng mga technique kung paano mag-culture base ng isang lesson. Meron din tayong para naman sa mga teachers na o yung mga in-service training na natin, ang tawag natin doon, pag-aaral sa edukasyong pangkultura. Dito, binibigay na natin yung pedagogy, yung mga theories, at saka methodology kung paano gumawa ng isang maayos na lesson at kung paano natin isasama ang ating community sa isang culture-based education. Meron din tayong isa pang programa, tinatawag natin ay culture-based governance. Ibinibigay naman natin ito sa mga local executives natin, sa ating mga mayors, sa ating mga barangay captains, para ma-culture-based ang kanilang governance. Meron din tayong retooling of Filipino university professors. Ito namang retooling na ito dahil nawala ang Filipino subject sa college, gumawa tayo ng paraan para i-capacitate ang mga Filipino teachers na bigyan sila ng kakayanan na magturo ng ibang GE subjects like yung understanding the cells, purposive communication, Philippine art. So yan, kahit na Filipino teachers ka, kaya mong ituro ang mga general subjects ng CHED na bago doon sa kanilang GE subjects. Meron din tayong programa tungkol sa mga katutubo na ang tawag natin ay dunong katutubo. Ito naman ay pagpupulong sa ating mga masters para pagkasunduan ng mga gurong nagtuturo doon sa IP community kung paano yung mga indigenous knowledge nila ay ituturo doon sa mga klase ng hindi mga katutubo kasi kinakailangan pag-agrihan nila yon. Meron din tayong Bantula Conference. Ito naman ay isang international conference para malaman natin ang mga kaganapan tungkol sa cultural education sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang aspect para hindi naman nalalayo yung cultural education effort ng Pilipinas doon sa cultural education ng ibang bansa. Sa non-formal education, ito naman yung tinatawag nating lifelong process learning. So kaya meron tayong non-formal. Meron tayong Talas Journal dito. Ito namang Talas Journal ay isang refereed na journal. So ibig sabihin, hindi ka makakapagpasa ng artikulo nang hindi dumaan sa isa o dalawang nagre-referee. Meron din tayong programang Agora. Ito naman ay para sa public. Ginagawa natin ito sa mall, pero dahil may pandemic, pinago natin yung paraan ng pag-implement nito sa pamamagitan ng paglalagay ng web page ng mga region doon sa ating online library sa PCEP. So doon makikita natin ano ang mga created works ng mga regions na ilalagay natin sa website ng PCEP at po pwede itong ibenta at po pwede itong maging educational materials. At yung panghuli ay yung Diwang Sagisag Kultura na isang competition para sa mga estudyante ng DepEd at doon sa mga private sector. Kaya itong mga contest na ito ay magbibigay ng parang evaluation kung gaano naiintindihan na ng mga guro at ng mga estudyante ang ating tinatawag na culture-based education. So paano po kaya makakadalo ang ating mga kababayan sa iba't ibang programs ng PCEP? Puntahan po ninyo yung website ng PCEP sa http://philippinecultureleducationprogram.com.ph. Meron din po kaming FB page, yung Philippine Cultural Education Program. Ang amin po namang email ay PCEP@ncca.gov.ph.
ito po ay libreng edukasyon para sa lahat. Sir Sunny, ano po ang mga programang pinaghahandaan ngayon ng PCEP? Ngayon, ang mga pinaghahandaan natin ay yung CBG o yung Culture-Based Governance Conference. Nagkaroon ng transition plan ay gagawin na lamang nating publication ng mga modules na ipamimigay natin sa mga local government sa halip na mag-conduct tayo ngayon ng conference sa mga local executive. Ikalawa, ay meron tayong gagawin din na dunong katutubo publication na ang laman ng publication naman nito ay tungkol sa alternative medicine. Meron din tayong kwentong supling na ilalabas at ito ay nasa wika ng Ipugaw, Ibanag at saka ng Cebuano. At yung pangatlo, yung Bantula International Conference na online conference sa November. Sa diwang competition, meron po tayong paglikha ng mga lesson exemplar para sa mga guru ito. Meron din tayong writing content ng Sagisag Kultura. So, meron din tayong comics making. Meron din tayong proposal making para naman sa mga regional directors natin sa DepEd. So lahat po iyan ay online delivery at ang awarding noon ay sa November 10. Nalaman natin ngayong araw ang iba't ibang edukasyong pangkultura na maaari nating lahukan sa mga susunod na araw. Magsilbi rin sana itong gabay upang mas pag-aralan pa natin ang ating kultura. Muli tayong magsama-sama at matuto dito lang sa Sining Aral. Padayon!